KZXL Newsbreak. Magandang hapon mga kasama, narito na mga balita sa oras na ito. DPWH magsasagawa ng road reblocking sa Quezon City at Caloocan ngayong weekend. Kasama natin sa balita, Rajuman Raquel Bayan. DZXL Report. Simula bukas alas 11 ng gabi ng alas 5 ng magaling araw sa lunes, February 19, sa ilalim sa road reblocking ng isang kalsada sa Quezon City at Caloocan City. The Quezon City ng outer lane ng Visayas Avenue tapos ng Department of Agriculture. The middle lane ng Ibang Castro Avenue mula Calabasas Street hanggang Maribel Street. East lane ng EDSA Pagitan na Landes hanggang Hallmark. First lane ng Congressional Avenue Extension Corner Tondang. First lane ng Congressional Avenue bago mag Visayas Avenue. Third lane ng Congressional Avenue sa pagitan ng EDSA at Calabayan Street. At inner lane ng Torino Highway mula T. Urbano hanggang Pagsabihay Road. Samantala, sa ilalim ng Karo blocking ang southbound direction, middle lane ng Ibang Castro Avenue, crossing ng Sergeant Rivera. Habang sa Caloocan City naman ang binubasyo muna ng Good Hotel. Kaya iwas na mga motorista sa mga napanggit ng kalsada upang hindi na maabala pa sa pagbiyahe. Kasama sa nagsukyas ang Radyo Mandrakan Bayan ng DZXL 5 by DZXRNN. Samantala mga kasama, Pangulong Rodrigo Duterte hindi raw po babawiin ang mga sinabi laban sa Kuwait matapos kondinahin ng Kuwaiti government. Kasama natin sa balita, Rajuman Deo de Guzman. DZXL Report. Pinanindigan ng palasyo ng Malacanang ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Kuwait dahil sa dami ng kaso ng pagpatay at pang-abuso sa mga overseas Filipino workers sa nasabing bansa. Ito ang sinabi ng Malacanang sa harap na rin ng pagkondena ng Foreign Minister ng Kuwait sa mga pahayag ni Pangulong Duterte na naglalabas ng galit sa anin ng gobyerno dahil sa pagmamaltrato sa mga OFW sa Kuwait kung saan marami na ang namatay at marami na rin ang nasaktan. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, hindi maaaring tanggalin kay Pangulong Duterte ang panawagan na dapat ay protektahan ang karapatang pabuhay ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Binigyan din pa rito na kahit paulit-ulit nilang kondinahin ang mga pahayag ng Pangulo ay tungkulin nito na proteksyonan ang sambayan ng Pilipino saan man sa mundo. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Rajuman Deo de Guzman ng DZXL 558 Tatak RMM. At yan ang mga balita sa oras na ito. Kasama mo sa Masang Public Service, Jane Martin ng DZXL 558 Tatak RMM.